Ayan, isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay August 6, 2023 at ang oras ay alauna, no? Tama ba? Sandali. 1:14 PM. Okay, kanina pa po ako nagla-live. Idaldal ako ng daldal. Wala pala, hindi pala naka-record. Ayan na. Ulitin ko, isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay August 6, 2023 at 1:14 PM. Hello Sir Rob Dewin, no? Watching yan from US yan. Okay. Talaga lang, kanina pa ako daldal. Wala pala ako, hindi pala naka-record. Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas aking pinasasalamatan, pinupuri, dinadakila, no, ang ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu Santo, sapagkat siya po ang nagbigay sa inyong abang lingkod ng karunungan. At ang karunungan na ito ay sa pamamagitan ng mga tatak ng espiritual, kaya hindi po ito pinag-aralan sa school. Okay? Okay. Sa pagkakataon na ito, itong aking ilalahad sa inyo ay may kinalaman ito doon sa aking pahayag ng aking mga revelation noong nakaraang gabi. Ito ay may kinalaman sa divine government, na ang tatayo talagang divine government ay yung may mga hawak ng divine covenant, na ang divine covenant ay may kinalaman sa divine wealth. Okay, thank you for watching Sir Erwin Patz, ano? Inaantay ko kayo. Okay. Sa pagkakataon na ito, ito yung sinasabi ko sa group chat na mayroon akong i-reveal. Okay, sapagkat we need to be followed kung ano and according sa system. Hindi natin kailangan pangunahan yan dahil lahat po yan ay nakaprogram na. So, ako naman ay na-appreciate ko naman po yung mga ibang mga kapatiran na nagtatayo ng mga kung ano-ano mga ini-foundations dyan. Kaya lang, kung pag-aralan talaga, no, yung iba ay mayroon talaga mga technical na nagawa. Hello kay Madam, kay Jessica Rivera, no? Ate, thank you so much and I'm so very glad na kayo po ay talagang isa sa mga lumitaw ngayon dahil ako po na bilang napag-iwanan, no, tahasan ko nang sasabihin, hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi tahasan ko na pong i-reveal that si Ate Jessica po ay na-recorded po talaga, na isa po talaga siya sa gaganap. Certified po yan. Talagang isa yan si Ate Jessica Rivera. Okay. Sa pagkakataon ito, sapagkat marami na kasing mga kung ano-ano ang naglalabasan. Ito ha, kaya nga ito yung sinasabi ko, sa pamamagitan ng divine government, yung mga itinalaga dyan, no? Yung iba kasi marami pang mga kung ano-ano mga sinasabi na pipili ang Panginoon. Noon pa po nakapili na ang Panginoon. Kaya nga ang pangako ng Panginoon, iba, balik niya ang lahat ng kayamanan matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga kaninunuan. At wala tayong dapat baguhin ng mga tanda, no? Sapagkat ito na lang sinasabi ko na meron yung natawag ng successors. Kaya nga ang sabi ng Dr. Sirizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So sa panahon natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay may edad na, hindi ka pa bata. Bata ka pa rin dahil naabutan ka ng henerasyon sa pagkakataon na ito. Okay, ito na, this is it na, no? Ito yung mga sinasabi ko na isa sa mga i-reveal ko, no? Thank you po, Ate Jessica. Ito pong sasabihin ko na i-reveal ko. Okay, makinig ang lahat ng may pandinig. Alam nyo, hindi ko po pwedeng pagtakpan o hindi ko po pwedeng kakampihan o meron akong kikilingan dahil lamang malapit sa akin. All we have to do is we need the truth because the truth shall set us free. Okay, this is it. Sa UBS kasi, kahit ho ano talagang baliktarin ko, kahit patuwad-tuwad ko pa yung computer na yan, ang lumalabas po dyan ay Sukarno, hindi po si Marcos. Okay? Hindi po si Marcos. Hindi po totoo na si Marcos ang nag-lock niyan. Sa mga pamilyang Marcos, hindi ako galit sa inyo ha. Actually, nagpapasalamat ako sa iba dahil alam ko naman na minahal din ninyo ako. Pero katulad ng sinasabi ko, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Okay? Hindi po talaga si Marcos kahit anong tuwad ko, balintong ko pa siguro, kahit cellphone ko. Ang lumalabas po talaga dyan ay Sukarno dyan sa may UBS. Si Sukarno po ang nakarecorded. Alam niyo ba kung bakit? Ito na, makinig ang lahat ng may pandinig. Yung iba natin mga kababayan, no? Nalamon kasi ng sistema, the Philippines will be great again. Yes, totoo naman yon.
Kaya lang nabahiran po yan ng politika. Yan po ang totoo. Bakit po nasabi? Dahil alam nyo, nung unang kapanahunan, no? Nilasing ang iba sa pamamagitan ng mga material na bagay na ipinagkatiwala ko, no? Kaya ngayon marami nang marami na ngayon nagsasabi mga anak ni alam nyo na sa lahat na nagki-claim, wala rin naman ang nag-claim na I'm sorry for my words, kabit ako ni ganito, wala, kundi puro mga anak-anak. Diyos ko Lord, patawad, no? Pero that is the real talk, no? So, go back tayo doon sa kay Sukarno. Alam nyo, ito bagay sinasabi ko na bumalik sa infinite account. So, if we are talking about infinite account, sacred po yan. Okay, ito na po ay may kinalaman sa divine covenant. So, hindi na po iluay yung mga sinasabing iluay na yan dahil kasunduan ng mga tao yan. Hindi, tao sa tao, hindi na po kasunduan ng between the creator and the creation. So, dahil bumalik na yan sa infinite account, batas ng Diyos ang masusunod dyan, hindi ho batas ng tao. Okay? At according, ha? Bakit lagi ko sinasabing according? Kasi ho, lahat ng mga sinasabi ko ay hindi po yan guni-guni ko, illusion ko, imagination ko. Kung hindi, according po yan sa system. No? Kaya napaka-importante ang system noon pa kasi. No? Ayan, naka-program na yan. So, ito po yon. Nakinig ha? Oo, tama yon. Ang Pilipinas ay magmumula dito ang task o yung pag-command. Dito yan sa Pilipinas sa pamamagitan ng tulong ng ating mga mahal na DJ. Ito yung mga may hawak ng kasunduan ng Divine Covenant. Ito yung mga tapa yung Divine na government. Okay? Pero, may pero ha? Pagdating kasi ng kapirahan portion, ang bansang Indonesia po, ulitin ko, ang bansang Indonesia, sila po ang naka-incharge dyan. Pero tayo lang po ang magmamando sa kanila. Pero lahat ng budget ay bansang Indonesia ang mamahala dyan. Pero ang command ay manggagaling sa atin. Isa po yan sa nandyan sa system. Akala ninyo ha? O ayan, binasag ko na yan. Isa sa mga top secret clock with secrecy. Ha? Huwag kayong mag-alala. Kaya kung hanapan ninyo ko ng ebidensya, kung ano mga pinagngangaw ko, mag-antay kayo. Kaya hindi ko talaga yan, hindi ko talaga ipagdamot sa inyo. No? Hindi yan para ipagmalaki sa inyo, but to reveal the truth, because the truth shall set us free. Marami na kasing nabubuang pagdating dyan. No? At katulad naman ng sinasabi ko, na-appreciate ko naman ng iyong iba, pero most of them ay talagang matitechnical sila kasi meron talagang grounds. No? Lalo na yung mga collection na yan. No? Now, you need to be member para you are the beneficiaries. Hello! Kung tutusin, hindi lang Pilipinas, ang mga Pilipinong beneficiaries dyan, nakaprogram yan sa buong mundo, hindi yan lang sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na the Philippines will be great again. Hello! Yes, oo, totoo yun, pero nabahiran po yan ng pamumulitika. Oh, kaya nga diba sinasabi ko sa inyo, kahit anong tuwad-tuwad ko dyan sa computer na yan, Sukarno ang lumalabas sa UBS, hindi po Marcos. Ang Marcos is only administrator yan. Pero pagdating ng dahil Sukarno is the one of the royal family. At ito na. Ang Indonesia kasi, ang Taiwan, Malaysia, Myanmar, Vietnam, China, 11 countries yan eh. Ang nag-empire po yan ay ang tunay na sultanate ng Sulu. Kaya yung mga nangangarap ng Kingdom of Maharlika, bago ho yung wala po tayong dapat babaguhin, okay? Magkaiba yung babaguhin kaysa ibalik. Dahil dati na pong Kingdom of Maharlika ang Pilipinas. Yan po ay yung totoo. Wala po tayong itatayong ibang kingdom niyan. Ibabalik lang po natin. Yan po ang totoo. No? So sa pamamagitan, no? Kaya dapat iluklok ang tunay, ha? Tunay na sultanit ng Sulu. No, hindi ko muna siya mi-mentionin. Paano ko masasabi na sila? Marami. Sa totoo lang, marami po talaga dyan ang magsasabing ako. Pero pagdating ng system, sablay. Kaya alam ko po kung sino ang tatayo ng sultanit ng Sulu.
hindi po to dahil sa guni-guni ko ha, meron po tayong basihan. Kaya nga, ano ang nangyari sa 14.5 billion USD na sinabi ng International Court of Justice na i-release doon sa mga claimant? Napatunayan naman lang sila ay royal family, pero sa batas kasi ng sultanate, meron hong pamantayan, always first priority, no? Ang susunod na reigning crown. Yung iba kasi, napatunayan mo naman sila ay royal family, but wala po sa kanila ang basbas ng susunod ng reigning crown, kasi always first family kasi yan eh, no? Hindi pwede na yung pang, kung ang naging asawa ni Sultan ay lima, ay yung ano, yung panglima ang mag-ano, susunod, hindi po, kundi always first priority po ang first family ang priority dyan, ang susunod ng crown, okay? So, malaki po ang magiging kinalaman nito, no? Malaki ang magiging kinalaman nito. Kung nakikita nyo yung 1,000 peso bell na mayroong Banawi Rice Terraces, tapos sa baba, yung kubo na yan, oh, ayan po sila Sultan, sila po ang nandyan, no? So, the bottom line sa pag-reveal ko ngayon is we need to be accept the truth because the truth shall set us free. Okay? Naka-covenant po yan. Oo, maraming sumablay dito eh. Kasi yung iba, nahaluan na talaga ng politika yung sasabihin na, ang Pilipinas, totoo naman yon. Kaya lang yung iba, mga OA na. No? Mga OA na, sa totoo lang. Ayan na, ni-reveal ko na. Pagdating ng kapirahan, ang bansang Indonesia, hindi natin to pwedeng babaguhin. Ako, sinasabi ko, wala, sorry ha, wala akong dugong kumilek para magdagdag bawa sa mga bagay kung ano po ang nandyan sa system. Kaya, ang pagwiwika ko ay may laging according, no? Kasi hindi po yan ilusyon ko, hindi ko po yun guni-guni. At yung mga nagsasabi na binago na, kisyo ganito, sino nag-utos ninyo para baguhin yan? Batas ng Diyos, babaguhin nyo? Hello! Tao lang kayo, hindi kayo, wala kayong karapatan magbago ng batas ng Diyos. Ha? Hala! Kaya nga, nagkawindang-windang ang mundo. O, ayan na, na-curse na. Kaya mga kung ano-ano mga sakuna ang nangyayari. Ay, nako, ewan ko sa inyo. At saka sa totoo lang, ang China ay hindi natin kaaway. Dahil ang totoo po niyan, itong Myanmar, i-shortcut ko na lang, ang tunay na sultanate ng Sulu. At ang dito sa may China, magkadugo po yan. Magkadugo po yan. At lagi nating tandaan, aamin ba natin ang kayamanan ng buong mundo ay mapasa atin kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa? Kasi ang pinaka-bottom line sa lahat, kaya nga may tinatawag na infinite, ito ay sacred. No? Ano ba talagang bottom line ng lahat? Ng ating lahat, ng ating ginagawa? Ano ba talaga ang reward na ating inaasam-asam? Kasi ang personally, ang inyong lingkod, hindi ko to ginagawa. Dahil alam, hindi ko to ginagawa para maraming likes, shares, maraming mag-ano sa akin, yung pupurihin ako. Hindi ko po kailangan ng puri ng kapwa ng, hindi ko kailangan na purihin ako ng purihin ng ibang tao. Okay? Dahil ang punto ko dito, ginagawa ko ito to serve my creator, no? Bilang abang lingkod niya. Dahil pagdating ng panahon, ang pinaka-reward ng inaantay ko ay ang reward na magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi yung para maging reyna, maging hari, kung ano mga pinaggagawa ninyo dyan. No? Dahil sa totoo lang, natatawa na lang ako. At alam ko naman, hindi naman lahat ng aking mga sinasabi ay maniniwala sa akin, but that is your problem. Hindi ko na po problema yan. Basta bilang abang lingkod ng kataas-taasan, ginagawa ko ito to reveal the truth. Kaya nga nasa aking instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng mga karapat-dapat. No? So, paano ko ibibigay? Ano yung ibibigay? Yung nasa system, no? Bakit? Yung mga iba, sorry ha, babaero, sugarol ko, ang mga bisyong mga pinagagawa sa buhay. Yung iba, mapang mata, mapang lait, my God, no? So, maging sa DJ, no, hindi ko naman sinabing perfect tayo, ay maging ang aban ninyong lingkod ay isa rin naman makasalanan. Pero, no, may pero. Kapag talagang pinagsisihan mo ang kasalanan mo, isuko mo na kay Lord yan, mga inday, mga dudong, okay? Kapag sinabi mo na talaga na pinagsisihan mo ang kasalanan mo, mamumuhi ka sa sarili mong gawa ng mga kamalian. Yan po ang tunay na pagsisisi, hindi yung paulit-ulit-ulit. Ah, para mga siramplaka, anong kala niyo sa Diyos, tanga? No? Pasalamat kayo, hindi ako naging Diyos, tain ko kayo. Yan po ang totoo. No, ako nagsasabi lang ako ng totoo, ha? Hindi sa parating mga timang dito. At ito pa,
Sapagkat marami kasing mga nagtatanong sa akin, no, about sa mga kung anong-anong mga grupo, anak, hinaan mo yan, no? Kung anong mga grupo mag-release, sinabi ko na baga sa inyo. At ito nakakalungkot, mga inday, mga dudong, hilar, gising. Mayroon na pa kasing isang grupo na pinagbabawal na po talaga ang Bible ng basahin. At kahit paghawak, binawal na po talaga nila sa kanila yan. According to them, no? No, meron akong mga nakausap na according to them ay hindi na pinapahawak ang Bible at pagbabasa sapagkat maraming mali sa Bible. Okay, bahala kayo dyan kung anong halan ninyo. Pero, meron lang pa akong paalala sa inyo. At ito po ay mababasa sa Romans chapter 16 verse 17. Ulitin ko ha, at kita nyo naman. Oh, hindi yan guni-guni ko, hindi ko yan ilusyon ha. Makinig kayo dyan. Mm. Nakalagay dito sa Romans chapter 16 verse 17 at ito po ay may pamagat na mga dagdag tagubilin o makinig dyan, no? Huwag niyo kong taasan ng kilay. Sa 17 sinabi po dito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat. May pag-iingat ha. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral at tinanggap ninyo. Ayan, napakaliwanag po yan. Okay? Iwasan ninyo sila. Okay, na, sa chapter 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo sa Panginoon natin, kundi, ito na, kundi sa pansariling hangarin, inililigaw nila ang mga mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. So ayan na yung mga ko na mga million, trillion, digibank na yan, ambot sa inyo dyan. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Okay? Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Maliwanag. Napakaliwanag nito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Napakaliwanag yan. Alam nyo, sa totoo lang, marami na nagkawindang-windang dito. Ito naman talaga is real talk lang tayo. Kaya sa totoo lang, nalulungkot ako. Marami ng mga pastor, mga pare, na kahit sa araw ng Linggo, ay nandoon, no? Mag-share ng the word of God. Kaya lang nangyari, yung iba, sorry ha, nandoon, nakipagtalo pa sa sharing-sharing. Dahil sa mga commodities na yan. Totoo naman sinasabi ko, ito real talk lang tayo, wala akong pinapatamaan dito, but that is, no, wish I knew Filipino. Yes, thank you Sir Rob Dewey, no, taga US ito, kaibigan ko to. Okay, totoo naman, no, so maraming nasisiraan, no, dito. So, ito na baga sinasabi ng Kuya Emmanuel ko, sorry ha, maubusan na kayo ng yaman, pati yabang, pati lakas. Kaya sad to say, I'm sorry. Ayan, kanta na yon. Yung iba nandun na sa minteryo. Maraming na nasisirang buhay dito dahil sa kakomoditis na yan. Pero, kapag wala sa system, kahit ilang million pa yan, kung wala sa tamang direksyon ang mga pinaggagawa at wala sa tamang protocol, kasi yung sinasabi kong system, yan na po yung covenant between the creator and the creation. No, kaya nga baga sinasabi ko sa inyo, pagdating ho ng kapirahan, baka akala ninyo ha, tayo lang po ang mag-uutos, tayo lang po ang pinaka-head para magmando, pero meron pong iba-ibang mga pamantayan dyan. Number one, ito yung sinasabi ko, ang bansang Indonesia ang mamahala pagdating ng kapirahan. E noon nga, sinasabi ko na nga, ano pa pala gagawa itong bulletin na ito? E pagdating ng system, ang bulletin kailangan mauna doon sa Indonesia. So anong ginawa nila? No? Hala, dito butas. Kalan naman, di ko yun alam ginagawa, hoy. Nagtitreasure kayo. Ano nangyari? O ayan, nilubyo tayo. Sinisira yung kalikasan eh. Nako, ewan ko sa inyo. So, ako, hindi ako nagkakyaw-kyaw dito. Sinasabi ko lang kayo sa lahat ng mga kapatid dyan. No? Ano ba ang sinasabi? Ano ba ang paalala? Unahin ang kaharian at katotohanan ng ating Panginoon dahil lahat ng bagay ay dadaragdag sa atin.
No, yan po ang katotohanan dyan. Kaya minsan, may mga tao nag-o-okray sa akin, pa-princess-princess ka nandyan, nasa ng kaharian mo? Ang kaharian ko ay itong puso ko at ang pinaghahari ko dyan ang Panginoon. Kaya kung ako lang, hindi ko kailangan mangutang. Pwede ako magpindot-pindot lang. Kaya lang yung programa na yun, eh, hindi lang po para sa banglingkod ninyo, kundi para sa lahat po yan sa atin. No? At yung mga sinasabi lang, the Philippines will be great again. Yes! Kaya lang nabahiran po yan ng politika. Alam nyo na kung bakit. No? Kaya nga doon sa share ko sa isang group chat, merong kanta doon eh. If we hold on together. So siguro naman alam nyo yan. Tapos sinundan ko yan ng Ever Since the World Began. Because sa kanta ng Ever Since the World Began, eh maliwanag dyan, nakalagay dyan puzzle. And believe me or not, alam nyo dito ako na-amaze sa system. Putragis na yung system na yan. Siguro hindi pa pinanganak yung mga kumakanta niyan, maging ang composer. Nakaprogram talaga siya. As in talaga. Tapos sinundan siya ng Ever Since the World Began. The search is over, no? Nandoon nakalagay. The search is over. Ramdamin niyo yung lyrics ng mga kanta na 'yan. Sinundan siya ng Sa Kuko ng Agila. Okay. Ito ha, mag-usap tayo tungkol sa mga kuko ng mga agila diyan. Hindi niyo ba napansin na bakit ang mga bangko ay mga tao naman ang nagmamahala diyan, pero mga kahayupan ang mga simbolo diyan, especially the PNB, the eagle and the lion. Tapos may tatlong star. Hindi niyo ba naisip 'yan, bakit mga kahayupan ang nakalagay diyan at hindi naman tao? Ay nako. Iyan, ibigay ko lang sa inyo mga palaisipan, okay? Alam niyo dapat ang sagot diyan. Tapos pagkasunod ng Sa Kuko ng Agila, tingnan ninyo ha, sa lahat, every time na mag-eleksyon, no? Mayroong gumagamit ng tiger, agila, kung ano-ano pa, but walang gumamit ng lion. Bakit kaya? Okay? Tapos, sinundan siya ng Count on You. Okay, ang kanta ng Count on You, ito ay para sa lahat ng mga kapatiran na nais akong hamakin, nais akong ibagsak, nais nilang makita, naggagapang ako. Ay, naku, iwan ko sa inyo. Pero alam niyo, sa totoo lang, sa kabila ng lahat ng ginagawa niyo sa akin, love-love ko pa rin kayo. Ganito lang po manalita ako dahil hindi ko po ugali ang magpuri-puri ng mga bagay na hindi dapat kapuri-puri. Okay, ganito lang ako manalita. Pero sa totoo lang, mabait naman ako eh, no? Nahuhusga na lang ako at madalas akong sinasabi ang asal taong bundok. Bakit? Kasi prangka lang po ako. Hindi po ako magpuri-puri ng mga bagay kahit sino ka pang hinayupak ka. Pag mali, mali. At hindi ka pwedeng magiging uupo sa DJ kung meron kang kinikilingan, meron kang kinakampiyan, meron kang pinagtatakpan ng mga kahayupan o mga kaanimalan ng mga gawain. Hindi ka pwedeng upo sa DJ na yan, sa divine government na yan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Akala niyo madali magiging DJ? Hindi ah. So, sana po yung mga nire-reveal ko sa inyo, wala pong dagdag yan, walang bawas. Kaya, always kong sinasabi, whatever came from my mouth, no? Ay lagi kong sinasabi according to the system, no? Naalala ko yung isang mga ngaral, si sino ba yung anak? Si Brother Eli Suriano. Itanong mo kay kapatid na Eli Suriano at Biblia ang sasagot. Pero pagdating kay Lady Min, itanong mo kay Lady Min at ang system ang sasagot. So ayan po iyan. Kaya yung mga nagsasabi na lahat ng mga religion is under of investigation, yes. Kasi ho, kasama kasi yan sa covenant eh. Ito ay covenant, sinasabi ko na covenant between the creation and the creation and the creator. No, kasama ho talaga yan. So, wow, wala akong masabi. Ako nga ilang taon ako? 43. Pero sa edad kong 43, kung tutusin yung mga sinasabi ko, hindi pa yata ako pinanganak. Ano pa yata ako? Sperm pa yata ako eh. No? Nandyan na yan. Pero wala akong masabi. No? At saka, doon sa iba, talagang sasabihin nila, hindi daw sa naniniwala system. Naka, no? So, ito po yung mga sinasabi ko sa inyo at ipagpaumanin kung meron akong mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong mga pandinig. So, balit kailangan kong i-reveal yan.
okay? Pero ang lahat naman ng mga bagay na ito, no? Sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi katulad ng sinasabi ko sa inyo, one time nang si Jesus Christ ay nangaral siya, ang sabi ng kanyang isa sa mga alagad, Panginoon, ang inyong kapatid, ang iyong mga kapatid ay, at ang iyong ina ay nasa labas. Pero ano bang sinabi ng ating Panginoong Jesus? Ang aking mga kapatid at ang aking ina ay yaong mga nakikinig sa aking mga salita at sumusunod sa kalooban ng aking ama. Ganon din po yan sa panahon natin ngayon. Kaya yung mga sinasabi ng mga anak-anak ni Pilato, hello, no? Hindi lang kayong anak ng Diyos. Ang mahalaga tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon at hindi sa ating mga kalooban lamang. Sapagkat ang tao, according sa Zechariah 4:6, ang tao ay hindi niya makakamit ang kanyang tagumpay sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas, talino, hukbo, kung hindi sa pamamagitan ng gabay ng kanyang banal na Espiritu Santo at ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ano man ang pagpaplano ng mga tao, ang Diyos pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay sapagkat siya ang pinaka-Diyos sa lahat ng mga Diyos, ang hari sa lahat ng mga hari, ang pinaka-Diyos na mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya marami na pong experience ang inyong lingkod, hinamak, nilait, pinusgahan, kung ano-ano na marami po kong karanasan. No? Ngunit, ito ay sana naman, no, ay magiging magkaroon tayo ng aral, no? Ang magtiis hanggang bukas ang siyang maliligtas. Kaya pinupuri, dinadakila, nilulunhati ko at aking binabalik lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pinakadiyos ng kaliwanagan sapagkat sa totoo lang, hindi ako makakapagsalita ng ganito kung hindi siya ang nagbigay sa akin ng karunungan na yan. No, who am I? No, who am I? No? So, yung iba na lait sa akin, sino ka ba? No? Ako, nakaranas na ako niyan. You are only the high school graduate. Excuse me. No? Alalahanin ninyo ang mga mangmang ay gagamitin upang hiyain ang mga nagmamataas. Tsaka nakapag-aral naman ako noong nag-aral nga ako ng college. Hindi lang ako nag-graduate. No? So, ganun lang yon. Ang mahalaga lang naman sa Panginoon is, isuko natin kung ano ang mga ano meron sa atin. No, thank you for watching, sir. Sir. Oh, ito mga friendship natin to. Kuya Erwin, sila Sir Flex Monsalis, sila Kuya Benz. Kuya Benz, kailangan kita bilang agriculturist, ano? Kailangan kita, no? Mga magagaling natin mga agriculturist. Ito po yung sinasabi ko na lahat tayo have a division of labor, no? So, sana po matanggap ng buong katotohanan yung ni-reveal ko. Indonesia, 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 Indonesia po ang nakalagay dyan na mga laga pagdating ng mga kapirahan system. Pero, ang mga DJ natin ang mag-uutos sa kanila. Sila pa rin ay under pa rin dito sa ating mga DJ, no? May mga kanya-kanyang ano, may mga ano yan, pati mga Vietnam, ano, ilalabas natin yan. Diyos ko, para wala ng away. Diyos ko naman. Alam nyo, sa totoo lang, wala namang ibang nag-aaway dito eh. Wala tayong ibang pinakakaaway kundi ang mga sarili natin pag hindi natin tanggap ang buong katotohanan. Ako nga, ano bang sinabi ko sa inyo? Wala akong gagawin kundi mag-ganyan-ganyan lang, mag-tiring-tiring-tiring, ganyan. Pero yung ibang mga ano, nandyan kayo na mga kapatid, no? Nandyan kayo, we have a division of labor. Hindi ko po trabaho lahat yan. Ang trabaho ko lang, taga-pindot, chuk-chuk-chuk-chuk, ganun lang po yan. At yung mga sinasabi ng mga Illuminati, hello, wag na ho natin silang anuhin dahil yung mga yan may mga purpose yan. No, kaya nga may negative at saka may positive kasi hindi pwede, hindi gagana ang pagpuro positive at hindi gagana pagpuro negative. Dahil ang mga Illuminati na yan may purpose pa rin sa atin yan. No? Kaya nga siya ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang pinaka-Diyos na mapagyari sa lahat ng bagay, hamak man o dakila. Siya ang nagbigay ng kapahintulutan. Ang sa atin lang, sikapin ng ating mga sarili na isa tayo magiging mabuting nilalang, no, na masunod pa rin natin ang kanyang kalooban. So, sana po, no, ipagpaman niyo ha, kung marami akong sinabi na hindi kaaya-aya sa inyong pandinig. Alam ko yung iba, baka, I think first time ninyong marinig na talagang tahasan kong sinabi, Indonesia, no? Indonesia,
no? Ang naka-in charge pagdating ng kapirahan, pero ang task siyempre nagmumulat sa atin, no? Kaya nga sa totoo lang kahit anong baliktad ko sa computer, sukuran na talaga lumalabas sa UBS. Hindi natin mababago 'yan, no? So maraming salamat at gusto ko magpasalamat Ate Jessica Rivera sa kay sa inyong lahat, no, na nanonood diyan. Thank you so much at saka sa iba't ibang individual na mga spiritual sa lahat ng mga grupo, Inang Nini Lamataw, thank you so much. Hope Roses, thank you so much. Kay Randy Bautista at kay Pastor Leonidas, thank you so much sa walang sound niyong reporta. Kay yan, kila Kuya Erwin, no, kila sino pa ba? Dito, no, sa tunay nating sultanate niya sa Sulu, thank you so much. Oh, yan, isa pa, bago ko makalimutan, kayong mga... Ay, nako. Kayo ba? Kayo mga taga MNLF, alam niyo, mahal na mahal ko kayo mga kapatid ko. Wala naman akong ano eh, no? Wala, sa totoo lang, paano ko ba sasabihin? Mga kapatiran, yung mga kaguluhan dyan, matatapos din yan, okay? At wala tayong dapat pag-aawayan tungkol sa mga kayamanan na yan, Diyos ko. Ay, nako Lord, Diyos ko. Para sa mga kapatiran, ito lang ang paalala ko. Huwag kayong sumali dyan sa mga kaguluhan na yan kasi alam niyo may mga kanya-kanya tayong pamilya, no? Hindi naka-insured kayo. Alam niyo yan, no? Ang gawin na lang natin, hayaan ninyo at kunting tiis na lang, no? Kunting tiis na lang. At sikapin natin na itong taon na ito ay magampanan natin, magawa natin ng abot nating makakaya sapagkat kung ang Russia at ang Ukraine ay nag-aaway dahil yan sa backup ng langis. Ngayon, pag wala tayong magawa, kung tayo magpatayan ng mga Pilipino, ang backup ng metal ang magiging sanhi at huwag tayong magpakapanti sa lahat ng bagay. Okay? Tayo ay iisa lamang, tayo ay magkakapatid, iisa lang ang pinagmula natin. Okay? So, katulad ng sinasabi ko, walang para sa akin, ha, itama niyo lang akong mali. Ako kasi personally, ako naman kasi hindi ako, siguro may pagkataklisa lang ako, pero hindi nangangulugan na nagtatanim ng galit ng inyong kapwa. Actually, love ko kayo. Kaya, from the songs na If We Hold On Together, sinundan siya ng Ever Since The World Began. Sa Ever Since The World Began, kung ramdamin ninyo ang lyrics, meron dyan tinatawag ng puzzle. And then after that, ay meron tinatawag dyan na The Search Is Over. And then sa Kuko ng Agila, at sinundan niya ng Count On You. Bakit? Kahit may mga kapatiran na hinamak, gilait, hinusgahan ng abang lingkod nyo na ito, ay mahal ko pa rin kayo. Okay? At kahit anong panlalait nyo sa akin, nahahabag ako sa inyo. Okay? So, thank you so much. At magkita-kita tayo at pagkaisahan natin to. Dahil ako na mismo, in my part, personally, hindi ko kaya ang trabaho na ito. Kailangan ko kayo, mga kapatid ko. Kailangan ko kayo. Okay? Kailangan ko kayo. Okay? So, maraming salamat sa inyo and God bless us all. Okay? Anong oras na ba? Ayan, 1:16. Kuya Erwin, nantay ko kayo, ha? Thank you so much kay Sir Habib, no? Thank you so much. Save, always ang pagsuporta ninyo, no? At mayroon na lang tayong kailanganin at hoping this week, yun na yung sinasabi ko, to switch on, no? Kaya natin hindi yan ginagawa kasi kailangan muna natin mag-ano sa ating mga kapatiran na iba. So, pag na-switch on yan, magkakaroon din ng liwanag, no? Liwanag. Nako, marami pong mga kalihim-lihiman about sa top secret. Kung meron top secret clock with secrecy, pagdating ng mga accounts, mas lalo naman po ang kalihim-lihiman pagdating ng batas ng Diyos. Sapagkat ayon nga sa kay Propeta Elias, may mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan sa anong tatak? Sa pamamagitan ng tatak na espiritual. At ng according dyan, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5-7, ang mga lingkod ng bagong tipan, ito ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi yung mga nakasulat sa mga nakatapyas ng bato. Okay, so basahin nyo na lang dyan, 2 Corinthians chapter 3 verse 5-7.
Okay? So, thank you so much. At sino pa ba itong nanood sa akin? Okay, thank you so much, no? Kay Ma'am Colyado, thank you so much. At saka sa iba. Actually, hindi ako na ganun sa iba na nag-live ako. Okay? At mabuhay ang bawat isa sa atin. Ganun pa man, basta ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran na nagtayo dyan ng mga kung ano-anong organization. Nadali na lang yan. Punduhan na lang yan. No, wala tayong i-disregard. No? Iyan din naman ay naghahanap din naman ng mga katotohanan ang mga yan. Wala tayong i-disregard, mga kapatid, para sa atin lahat yan. Okay? At nagpasalamat ako sa mga effort ng bawat isa. Siguro sa final, kung ano yung covenant, kung ano talaga yung batas ng Diyos, yun talagang susundin natin. Hindi ko yun batas, ha? Batas ng Diyos yan. At katulad ng sinasabi ko, nagpapasalamat ako sa mga grupo, no, na mga nagtatayo dyan. Although na may mga nagkaroon sila ng technical dyan, no, bahala na, no? Ang mas malaga, ito na ngayon sinasabi, ipairal ang pag-ibig sapagkat nakasulat dyan ano ang pinakamahalagang utos. Pananampalataya ba? Pag-asa o pag-ibig? Diba ang sagot dyan ay ang pag-ibig? Pero personally, ang inyong abang lingkod, depende sa pag-ibig. Kasi hanggang apat o tatlo, kung abutin mo siya ng pang-apat, himala na yan. Okay? Kasi ang pag-ibig na sinasabi ay may sariling pamantayan ng inyong kapatid. Kapag nagkasala nung una, pwede nating i-consider na yan ay tao lamang at nagkakamali lang. Bigyan ng pangalawang pagkakataon. Pag sa pangalawang pagkakataon, nagkamali ulit, pangatlo, at pag inulit-ulit pa yan, abuso na yan. Kaya hindi na pwedeng ipairal ang pag-ibig dyan. Okay? So, sa akin lamang po yun. And thank you so much pala dyan sa Ina Poong Bato na naglalakbay ng simbahan dyan sa May Masbate sa pumumuno ni Mama Miriam at sa lahat ng mga apo na nandyan. Thank you so much sa buo ninyong suporta at na-miss ko kayong lahat dyan. Salamat Mama Miriam sa patuloy na pagmamahal na binabahagi ninyo. Thank you so much sa lahat ng mga apo at lalo na kay Mama Miriam. At hindi ko nababanggitin yung isa sapagkat confidential yan. Okay, alam niyo yun dyan mga apo, no? Thank you so much. At magkita-kita tayo. Pagkaisahan natin to, hindi to kakayanin ng isa o dalawa lang. Okay? Lahat ng biyaya na yun ay nakahanda na. Kasi ang Panginoon, wala naman yata siyang nilika para ikakasira ng bawat isa. Hi! Kapatid na Alfredo Jr. Sumalinog. Thank you so much for watching. Hello, 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 hello. Inad na kita sa kabilang group chat, okay? Itong taong ito, din yung binahagi niyan. Talagang very interesting, nakaka-inspired. Talagang tago sa puso, luha. Talagang inabot ninyong abang lingkod. Salamat kapatid, no, sa ibinahagi mo sa akin dahil nakakataba ng puso at talaga lang naman na nakakabigay ng tibay ng buhay ng espiritual. Thank you so much sa inyo ni Ate Jessica, no. Thank you so much sa inyo, sa inyong lahat. Thank you so much. No, sa lahat ng mga kapatiran, Christian Muslim, thank you so much sa inyo. Wala akong nasabi kundi walang sawang pasasalamat sa inyo higit sa lahat sa ating katas-taasan na lumika sa ating lahat. Thank you so much and thank you so much. Ayan, kapatid na Nelson Padilla, pa-shoutout po kami. Yan, sa mga kapatiran dyan sa Tarlac. Sa Nueva Ecija. Sorry, no? Okay, isasabihin ko na, ito din po yung mga tao na matawag natin na mga legit po ito, sila mga tagapagmana pero sila po ay tahimik lamang. Thank you so much sa inyo dyan mga kapatid ko, na-miss ko kayo dyan, na-miss ko yung luto mo, the best. Kasi si Kuya Nelson, siya po ay isang manager sa sikat na restaurant dyan sa Talavera, yung may malaking Buddha dyan. No, siya ang manager dyan. Thank you so much ha, na-miss ko yung luto mo. Okay, na-miss ko kayo dyan, kapatid na Renato Abril. Thank you so much sa inyong lahat dyan, no? At sa nag-aabang sa akin sa Mindanao, thank you so much, no? Alam ko, inabangan ninyo ako. Alam ko kung sino nag-aabang sa akin dyan, mag-antay kayo, no? Salamat, welcome po, and thank you so much. Ipaki-share na lang po yung aking binahagi sa inyo. At nawa, may natutunan kayo sa araw na ito, okay?
Kung mayroon pang ibang mga katanungan, pwede nyo akong i-PM, pero wag nyo lang akong tanungin kung saan tayo mangungutang ng Bombay dahil hindi ko alam kung nasaan na ang mga Bombay. Okay, thank you so much and magandang hapon po sa inyong lahat.